May pinapagawa uli sa atin dito. Ito ay electric pan na stand pan. Ito ay standard na electric pan. So ito ay dinala sa atin ngayon lang, kaya check natin kung ano ang sira nito. Okay, so umpisahan natin. Okay, so check natin yung LEC kung ano ang problema. Sabi ng may-ari kasi ito ay gumagalaw lang yung LEC ng kaunti pagka kanilang finesting. Kaya tanggalin natin to. Ayun, subukan natin na panda rin. So sinaksak ko na to. Tingnan natin kung anong problema niya. So lagay natin sa 1. O yan, oh. Pasin nyo, ganyan siya. Tapos umuugong siya. Ganyan lang siya kabilis. Ayan, oh. Ganyan lang siya kabilis. Lagay natin sa 3. Ganyan din. Sa 3. Ayan, ganyan lang siya kabilis. Tapos umuugong. So tingnan natin kung anong problema niyan. Sabi nung iba, lagi nilang sinasabi na kapasitor lang yan. Tignan natin yung kapasitor, check natin. Para, kasi sa karanasan ko, hindi laging kapasitor sa tagal ko nang gumagawa. Ang problema, pagka mahina ang electric pan. Yan. Okay. So, tignan natin itong kapasitor niya, kung sira talaga siya. So yan, tignan natin ano. Pagbukas ko, so pagbukas natin, na-discover natin na ito ang nangyari. Ito, tignan ninyo to. Ayan, dalawa yung kapasitor. Napakarami kong nakikita na ganyan. Yung mga naglalakad, ito ginagawa, dinadalawa ng kapasitor. Pag mahina yung kapasitor, nadagdagan nila ng isa pang kapasitor na ganun din ang value. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila. Pararel nila, pinararel. Mura lang naman ang kapasitor, hindi pa makabili, 1.5. Ayan o, pinararel nila. Okay. O, pararel. So, gawin natin dito, subukan natin. Gagamit tayo ng bago 1.5 na kapasitor. Malaman natin kung magbabago ang ikot niya. Okay, hanap, kukuha lang ako ng kapasitor na bago. So ito, may bagong kapasitor dito na papalit natin, 1.5 UF. Okay, so ang value kasi nito 1.5 UF. So ang original niyang kapasitor ay itong kulay na to, pula, tsaka itim ang wire, 1.5 UF. Kaya papalitan natin ng 1.5 UF. Tingnan natin kung magbabago ang ikot niya. Tulin natin dito, tsaka dito. Okay, ilagay tayo ng wire na malalagyan. Subukan natin ano, subukan lang natin kung kapasitor ang problema niya. Suot lang natin to. Para makita ninyo paano mag troubleshoot ng electric pan. So may gumagawa kasi noon, dalawang mahinang ilang kapasitor ang lalagay nila. Okay, yan. So try natin. Subukan natin ano? Tingnan natin. Saksak natin. Tapos saksak. Subukan natin panda rin. Oh, yan. Ganyan pa rin siya. Oh. Tutulungan mo pa siya, parehas, ganun pa rin. Kahit sa 2, saka 3, mahina pa rin, saka hindi kapasitor lang. Kasi bago na yung kapasitor nilagay natin, tapos umuugong siya. Sige nyo, ayan o. O, ganyan lang. O, ganyan lang siya kahina, 3 na yan. Bago ang kapasitor. Kaya nagsasabi ng kapasitor lang yan, mukhang hindi yon, lagi ang sira. Yan, makikita nyo ngayon. Number 3 na yan, ha? Ganyan pa rin ang ikot, bago ang kapasitor. Ngayon, pakita ko sa kanyo ang problema. Okay, pakita ko sa kanyo ang problema. Tignan nyo ito pag hinila ko.
ang laki ng kalog. Ayan. Masin nyo? So, wala sa align yung rotor. Nawawala sa align yung rotor. Kaya, hindi babatak ang stator. Hindi nyo mababatak yung rotor para umikot. Ang laki ng space nyo. So, may natunaw dun sa loob. Yung spacer na malalaki, natunaw, kaya gumag. Dapat yan, maliit lang yung ano, hila. Pag hinila mo, maliit na maliit lang. Yan, ganun lang. Pero pag ganyan, eh, hindi talaga ikot yan. May pakita ko sa inyo, bubuksan natin. Hindi laging kapasitor, mahina ang ikot. Sa tagal ko nang gumagawa, naranasan ko na yun. Karamihan nito, sira nito, ay nandito sa loob. Kaya kakalasin natin yan, pati yung motor. Kakalasin natin, makikita natin yung loob, kung ano ang problema. Okay, yeah. So, patulin na natin. At mamaya tayo gagawa ng bagong, ito rin nilagay natin mamaya. Ganap tayo ba kapasitor na medyo malakas. Ayan. So, paputulin na natin ito dito. Kasi, dudugtong na lang natin mamaya. Kasi, may papaltan din ako dyan. Baka paltan ko rin kasi yung bushing niyan eh. Kaya, puputurin ko na rin dito. Tignan ko rin. Para sigurado. Tapos, tanggalin muna natin dito para mailagay natin sa lamesa. Doon tayo magtrabaho. Para maka... ano tayo ng magandang trabaho pagka ganun. Yan, yeah, dumadaan. Titingnan ng mga sounds. Galing muna natin dito para mahila natin. Ayan. So, ganyan ang pag-check. Matututo kayo. Panoorin nyo lahat ng mga video namin. Okay, ilagay natin sa lamesa. Okay, natito na sa lamesa. Kaya, alasin na natin. Makita natin yung loob. So, magkakaroon ngayon kayo ng bagong idea kung bakit kabagal at ang electric pan. Nasan natin itong apat na screw niya, itong nail gun niya, para makita natin yung loob. So, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa channel namin, sana mag-subscribe kayo para dumami pa yung subscriber natin. Dito sa lugar namin, ano to? Medyo maraming tao dito. So yung bahay rito, kakatay sa kayong pwesto ko, tabi ng kalsada. Kaya maingay siya. So itong ginagawa ko, paggawa talaga to. Hindi pang YouTube lang to. Minibidyoan ko para may upload ko para magkaroon kayo ng idea. Makatulong, maaari nyong gayahin to. Kasi ako, natuturin din lang ako sa panonood ng mga video sa YouTube. Halit lang akong siguro mga ilang araw, linggo lang akong nanood. Marami akong pinanood. Tapos, yun na. Nagkaroon ako ng idea. Sinundan ko lang yung mga ginagawa nila. Natuto na ako. Ayan. May screw dito ito na maliit, kaya tatanggalin natin. Okay, so ngayon, mukhang nating tanggalin. Ayan. Okay. Okay, iyon na. Nabasag na. Mayroon, galin muna natin din eh. Ito yung may mga nabasag yung pan. Nabasag yung pan. So yun, ang naging problema. Galin natin. Tara. So ngayon, medyo mahaba yung video ko para detalyado yung ano?
ma ano ot. Okay. So okay pa naman yung shafting, oh. Okay pa. Kaya pa sali, ha. Ngayon napansin natin malaki yung nabawas na spacer. Nawala yung mga spacer. Ayan, oh. Kaya malaki yung kawang. Tapos na, sobrang init na yung pan, nawala. Ayan, oh. May pan siya. Basag siya. Kaya ang gagawin natin ay magdadagdag tayo ng spacer dito magkabila para hindi siya maluwag na ganun. Kasi pakita ko sa kanya, ha. Ang nangyayari kasi, sobrang luwang ng space, pag ni-space niya, gumaganon, oh. Pag gumanon na, sumala na yung rotor, wala na yan, hindi na yan babatak na ikot na malakas. O kaya pag doon sa kabila, ganun din. Wala siya. Dapat na sa gitna yan. Yung gitna. Sa gitna siya. Kaya konti lang yung space. Kaya gagawin natin, dadagdagan natin ng spacer. Yung mga ganito niya, oh. Yung mga ganito, oh, dagdagan natin. Maaring sa una o sa huli. Papakita ko sa inyo mamaya kung paano pagle-level ng spacer. Okay? Tapos ito yung ano niya. Okay pa naman. Tinisin lang natin ng kaunti. Para maganda. Ayan, oh. Ayan. So, medyo maingay yung mga bata dito. Dito pa mag-ingay. Ayan. Okay, ayan. So, ang gagawin ko, dahil medyo may tama na yung ano, para sigurado tayo, papalitan din natin ng bushing. Ito, dalawa. Ito namin sa inyo kung paano papalit ng bushing. Palitan tayo ng bushing. Palitan natin, dalawa. Para sigurado si pag ganito, ang gagawa nito. Kakaroon kayo ng idea. Ayan. Madali lang magpalit ng ganito na bushing. Ang mahirap at challenging ay yung isang aluminum na bushing. Talaga mahirap yun. Panoorin nyo yung mga video namin. Paano pagkakabit. Bago pagpapalit ng mga bushing. Iba't ibang ano, klase. Ito yan, oh. Ito yung foam niya. Ito yung bushing niya. So, papalitan natin yung bushing na yan. Kabila ganun din. Mag-iingat kayo pag ganito kasi minsan natatamaan dito, sakit. Dugo siya, kaya iingatan. Mag-iingat. Ayan. So, yan. Okay. So, ito yung foam niya. Gagawin natin dito sa foam. Lagyan natin yan ng langis, motor oil ang ilalagay nyo. Ayan. Yung tama lang na motor oil bago tayo maglagay ng bushing. Okay. Kailangan mayroon nito para mayroon siyang stock na langis. Pagka kasi kakunti ang langis, mabilis masira yung ano. Okay. Ayan. Lagay na natin. Anuhin lang natin to. Tuwid natin para madaling maglagay mamaya. Ayan. So, ganito lang. So, marami na akong nagawang ganitong ano? Mga electric pan na nasusunog, nawawala yung spacer kasi sobrang lutong na. Ayan, nasusunog. Yung iba nga, buong ganito wala. Naubos. Sunog talaga. Pero ito, yung mga spacer lang na ano, yung kabila. Maliliit na spacer. Saan natin? Lagyan natin itong bushing. Bago to. Halos magkasing taas lang. Yun. Tapos ito na. Babalik lang natin sa dati. Okay. Yan. Nahulog yung ano. Kailangan maganda rin yan. Okay. So ganun. Ayan. Tapos kailangan may magdiin yon
Kaya meron ako nito. Kawarin kayo ng pangdiin nyo. Kahit anong pang klase ng pangdiin. Ayan. Tapos ay ibabalik natin. Flat screw. Driver. Ayan. Ayan. Balik natin ganito sa dati. Para mahigpit siya. Kasi hindi dapat ito kakalog, eh, no? Ayan, walang kalog dapat. Tapos yung bushing ay mahigpit. Dapat mahigpit siya. Hindi kayang, mas maganda pag hindi nagagalaw ng kamay. Okay, itong kabila naman. Lagyan natin yung bushing. Boom. Tsaka ito. Ayan. So, didiin natin na ganun. Tapos, ayan, nabalik na rin. Tuwid natin yung sundin natin. Ayan. Ah, medyo kailangan para sa'yo ng kaunti. Ayan. Mas mabilis to kaysa at mas madali. Itong ganitong mang i-aero pagpapalit ng bushing. Pangal lang natin ng konti. Para. Walang kalog. Okay, dapat walang kalog pag ginanon nyo. Tapos, may pit yung bushing. Ayan, may pit siya. So, okay na. Tapos, buhay na natin. Ah, yun pala. Ito pala. Liyahin natin. So, gawin natin dito sa shop niya, itong shafting niya, liyahin natin to kasi may medyo kaunting gasgas. Liha tayo ng 400 ginagamit ko, mas maganda, mas manipis pa. Gamitin ninyo, number 500, 600, gano'n. Mas manipis pa. Para mabalik yung kinis niya, para pagka nilagay natin sa bushing ay talagang makinis na makinis. Magkabila yan. Ayun, kasi kita naman yan yung medyo maitim. Ayun. Tapos, dadagdagan natin ng spacer para yung kanyang ikot, yung kanyang ay eksakto lang pagka umikot siya. Hindi siya una, hindi aabante yung rotor. Kasi pag sumala na yun doon sa dapat pwesto niya, wala, hindi na ikot na malakas yan o mabilis. Kayaan din natin ito kasi pagpasok ng bushing, baka may patalas. Okay, mukhang okay na. Ayan. Ano lang, ayan o. Kinis na. Okay na. Ayan. Tapos, nagdagan natin ng spacer. Ito yung mga spacer namin na mga gamit na ito, pero okay pa. Gawin natin ay dagyan natin ng tig-tatlo. Tig-tatlo na spacer. Ayan. Para, kasi sa estimate ko, ganun lang yung kailangan natin ilagay para tama lang. Pero kung sa inyo, eh, pag gumawa kayo, eh, depende kung yung laro niya mamaya. Ayan. Tapos lagay na natin. Buhay na natin. So, ito. Pasok natin dun sa dati nating tinangga, inugutan. Okay. Ayan. Ganyan. Balik lang natin sa dati. Okay, tapos lagay na natin. Lagyan natin ng konting. Ayan. Okay, so para kayo ko okay na kasi tama lang oh. Yung space yung ano niya, yung halos pantay lang. Ayan. Tapos dito, lagay na rin natin. Lagay natin ng pampadulas.
Okay, ayan. Ayan. So, tingnan natin ngayon kung yung play niya ay tama lang. Ayan o, tama lang yung play niya, maliit lang. Di kanina. Kinalog natin, talagang lakas. Tama lang to, maliit lang siya o. O, kaya mga ganyan lang o, ang play. Kanina, siguro ganyan kalaki. Nilagyan natin ng tatlong spacer sa una at saka sa uli. Tapos, lagyan na natin yung ano na, tornilyo niya. Apat. Okay. So, yan. So, apat ito. Kaya, balik lang natin. Ayan. Subscribe kayo sa channel namin. Like din nyo, tsaka share sa mga kakilala nyo para gusto nyo maging trabaho ito kung sideline. Ayos. Sila. Para mag-align siya, kasi medyo mahigpit pag pinagkat nyo, pukin nyo lang ako dito para mag-align. Ayan o, maluwag na siya. Para mag-align siya. Para mag-align yung bushing, ano, maluwag na siya. Tama lang yan o. Okay. Ngayon, lagyan na natin yung sunod tong pitan pala natin para sigurado yung pit. Ayan. Stronger box. Apat, may tatlong ano yan. Screw. Ayan. Okay. Tungger box. Trabaho niyan para mag-swing yung electric pan natin kaliwat kanan. Pag hindi nagsiswing, ito ang problema, gearbox. Ganyan lang. Simple. Napakadali, di ba? Okay. Kita na kayo rito. Pagantuhan nyo. Saglit lang. Mas matagal pang okay. Natin itong stopper ng ano, LC. Okay. Ayan. Tapos, gawin natin ay yung kapasitor. Ito yung dalawang kapasitor kanina na pinagsama nung gumawa. Pala yas 1.5 dalawa. Subukan natin, testerin natin kung okay pa siya o hindi na. Tapos ito yung bago, i-compare natin yung bago sa pagte-test. Pag nag-test kayo, gamit yung analog, lagay nyo sa times 1. Yan, times 1 siya o. Yan. Tapos, ang subukan natin unahin itong dalawa na kanina talupan natin. Tingnan natin kung mahina nga ito kaya ginawa niyang dalawa. Ayan. Subukan natin. So ang pagtetest ganito, lagyan nyo dyan. Ayan. Pumalo siya ng kaunti lang. Tapos lipat nyo sa kabila. Halos walang palo. Oh, malakas. Malakas pa to. Oh. Medyo malakas pa naman. Dito pa. Itong bago, tingnan nyo yung bago. Ito. 1.5 din. Kung gano'ng kalakas. Lipat kabila. Ayan, umabot dun sa dito sa 100, maabot. Dito sa may ano to. Malakas to. Bago, gano'ng kalakas yung bago. Kaya gagawin niyo, pagkukumparahin niyo yung bago tsaka yung luma, yung palo niya. Itong palo nung isa, mahina na. Ayan o, mas malakas yung isa, yung bago. Subukan natin itong isa pang kaninang kinabit niya. Ito mas malakas to. Nako, ang ginawa niya, napakalakas. Pinagsama niya ito, so ang lakas nito.
Kasi ang lakas to, oh. Parang bago pa, oh. Ano nyo? Oh. Oh, parang bago pa. Ano nyo? Bago. Nako. Ayan, oh. Oh, parang halos pares lang itong isa. Eh, pinagsama niya ang lakas. Delikado yun. Baka masira yung stator. Tingnan natin mamaya kung di nasira yung stator. Itong lagay natin. Yung isang-isa naman niya, isa lang lagay natin. Ito, lagay natin. Sana hindi naapektuhan yung stator kasi baka sumobra yung ano niya. UF niya kung pinagsama niya. Tapos maya natin taypan. Tapos lagyan natin sa stand. Doon sa stand niya, doon na natin wiringan. Lagyan natin sa stand. So lagyan na natin sa ano niya, stand niya. Ito. Tapos kabit na natin yung pinutol natin kanina. Kanina pinutol lang natin yan. Color coding naman yan. Kung ano yung kulay, di tapat na lang natin. Ganyan. Tapos lagyan natin ng tape. Tapos subukan natin. Kasi apakalakas pala nung nilagay niyang value ng capacitor, 2.5. Yung isa malakas pa, yung isa, yung itang link niya malakas pa. Dapat tinanggal na nilang yung luma. So yun ang epekto. Pagka malakas ang nilagay niyo, sobrang lakas ng capacitor, kasi nga dalawa, tumaas yung value. Lakas ng ikot niya. Oo, malakas ang ikot. Pero, sobrang init yan. Iinit yan. Sobrang init. Na yung plastic niyan, natunaw. Yung mga spacer niya, natunaw. Na pulbos. Kita niyo kanina na yung mga hati-hati. Yun ang problema. Kapag nagsobra kayo ng capacitor dun sa value, ang original. Buti, sana hindi nasira yung stator. So, tapean natin, ano? Para, ano? Isa-isahin natin tapean. Tapos, subukan natin. Okay, so na-tapean na natin, ayun, oh, isa-isa. Tapos mamaya tapean natin ng buo. Subukan natin ngayon. Lagay na natin, saksak natin. Try natin kung okay na ikot naman. Tingnan natin. Subukan natin. Sa 1. So may ikot naman siya. Malakas naman. 2. 3. So yan, okay naman. So try natin, lagay yung LC niya. Tingnan natin kung babatak siya. Lagay ko lang. So nalagyan na natin yung ano niya, LC niya, tsaka yung guard na. So tinignan natin kung kaya niyang ikutin yung LC. Bukan natin. Saksakan natin, lagyan natin sa number 1. Ayan, observahan natin. Okay naman. Malakas naman siya. O yan. Okay na, sana may natutuhan ulit kayo. Ganon, hindi lagi kapasitor ang problema pagka mahina. Tingnan nyo yung ano niya, bushing o kaya yung ano niya, mga spacer niya kung okay nasira. Ayan, number 1, number 2. O lakas, subscribe kayo sa channel namin, like nyo at share din nyo. Sana nakinabang uli kayo. Okay, salamat.